Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Inangat niya ang isa kong kamay at saka pinaikot niya ako. He smiled at me while dancing. Halos ang atensyon ng iba ay nasa aming dalawa. At kitang kita ko sa mata ni Tita Claudia nang nahagip ko na sobrang disappointed niya sa akin. What do you expect? You invited me. Babies talaga? Inarapan ko siya. Ang hirap mga anak, Mateo. And we will build a house tree siya. Sabi niya sa akin. And we will live happily ever after. Bulong niya at niyakap niya ako. Naramdaman ko ang bilis ng tibok ng puso ko dahil sa pagyakap niya sa akin. Naiyak ako sa totoo lang dahil hindi ko inaasahan ang lahat ng ito. Bago pa man kami magpatuloy sa aming pagsasayaw, ay may biglang tumikim. Pareho kaming napatingin Mateo sa tumikim at nagibandaloy ng dugo ko nang nakita ko si Jelay na matamis na umiti. Pwede mo ba akong isayaw, Mateo? Confident na tanong ni Jelly kay Mateo at talagang umarte pa siya na parang wala ako sa paligid niya. We are dancing, Jelly. Ani Mateo na ngayon ay kunot ng kanyang noo. You are disturbing us. Saglit akong tiningnan ni Jelly bago si Mateo. Please, Mateo. Bored ako, okay? At saka, kanina pa kayong sumasayo ni Trisha? Ang OA naman siguro ni Trisha kung hindi siya papayag. Right, Trisha? Tumingin si Jelly sa akin na ngayon ay nakatas ng kanyang kilay. Bumuntong hininga ako at saka lumayo kay Mateo. This is Christmas after all. Ayoko masira ang Pasko ko kaya siguro naman ay pwede ko siyang pagbigyan. Okay, Jelly. What? Trisha? Bago pa man matuloy ni Mateo ang kanyang sasabihin, ay bigla na lamang yumakap si Jelly sa leeg ni Mateo. Sinamungutan ko sila bago ako bumalik sa lamesa. At doon ko nakita na kausap ni Mami ang anak ko. At nang papalapit na ako, ay tinawag ni Tita Claudia si Mami. Come on, Elizabeth. Pupunta tayo sa may chocolate fountain. Nagliwanag ang mata ng anak ko. Napatingin naman si Mami sa amin na parang niya kami pinagmamasdan. Really, Mommy? Yes, anak. Let's go. At iniwan na namin ang table. Anak, may ginawa bang masamang babaeng iyon? Tanong ko sa anak ko. Kunot na akong binilingan ni Elizabeth habang may chocolate pa sa kanyang labi. Wala naman po, Mommy. Tiningnan ko ang anak ko. Wala naman nagbago sa kanya. Anong sinabi niya sa iyo? Tanong ko ulit sa anak ko. She licked the chocolate on the tip of her finger. She asked for my name and I told her Mommy. Sorry po. Nakahinga ako ng maluwag at hinaplos kong pisngi ng anak ko. Iyon lang ba anak? Tumango siya at saka nagpatuloy sa ginagawa. Dumapo ang tingin ko sa mga taong nagsasayawan. Hinanap ng mata ko si Mateo at nakita ko nga nakasayawan niya si Jelly. Nagtaas ako ng kilay at saka humalakip-kip. Jelly, ikaw lang naman ang may gusto sa sayaw na iyan. Napailing na lamang ako at saka binalik ang tingin sa anak ko. This night should be a happy night. Hindi kalungkutan at galit. This is a special night, so I should make this night special too. I bit my lower lip and look at Mom. Kumunot ang noo ko nang wala na siya roon. Bakit ko ba siya hinahanap? Mas mabuting umalis na lamang siya para hindi na ako mag-alala. Anak, tapos ka na ba? Balik na tayo sa table natin. Sabi ko sa anak ko. Okay po, Mami. At hinawakan ko ang palapulsuhan ng anak ko. At sabay kaming bumalik sa table namin. Hinintay ko ang pagbalik ni Mateo, ngunit hindi siya bumalik. Mukhang natrap na siya roon, lalo na't
nakita kong pinapakilala ng Tita Claudia si Mateo sa mga mahalagang bisita. Si Jelay naman ay nasa tabi naman niya, na parang tuta ng ngiti-ngiti. I rolled my eyes on her. Ilang minuto ang lumipas, nagbulong-bulungan ang mga tao, lalo na nang umakyat sa stage si Tita Claudia na may ngiti sa labi. Hinanap ng mata ko si Mateo at nakita ko siya nakausap ang daddy niya. Tipid akong napangiti at saka ay binali nilang ang mata kay Tita Claudia na mukhang nasa good mood naman yata ngayon. Ano kaya ang announcement? Malay ko, taong-taon naman ay may announcement ang mga Lopez. Kung sa bagay, makinig na lamang tayo sa announcement na iyan para makauwi na rin tayo. Napailing na lamang ako sa mga naririnig ko sa kabilang table. Good evening everyone. May dala na wine glass si Tita Claudia. Inangat niya ito sa lahat ng maraming tao. Merry Christmas and thank you for coming. Nagpalakpakan ng mga tao. Wala na ring tao sa dance floor dahil itinigil ang musika. Today, I have a very special announcement. And it is indeed the happiest and luckiest day of our family. Kumunot ang noo ko at biglang kinabahan. Do you know why? Natahimik ang lahat. Because aside from the Christmas party, this is also the engagement party of Jelay and my son Mateo. Namilog ang mata ko at natulala saglit. Kita ko sa galaw ni Mateo na natigilan siya at gulat na binalingan si Tita Claudia na ngayon ay ngiti-ngiti. Jelay, Iha, come here. Excited na nagtungo sa stage si Jelay at saka kumaway sa lahat ng tao. Kumirot ang puso ko sa obvious na dahilan. So ito pala ang ibig niyang sabihin. Masumikip lamang ang dibdib ko. Tiningnan ko naman ang anak ko na walang kamalay-malay sa mga pangyayari. Si Mateo ay hindi pa rin umaakyat kaya nagbulong-bulungan na rin ang mga tao dito. Akala ko ba ay may girlfriend si Mateo? Nandito rin ang girlfriend niya, right? Oo, poor girl. Pinatulan pa kasi ang mga mayayaman. At saka, may anak sila, right? I don't think it's Mateo's son. Pero magkamukha sila eh. Ay, ewan ko. Let's just see kung ano mangyayari. This is getting interesting, Mari. Bumilis ang tibok ng puso ko, lalo na nang balingan ako ni Mateo. Umiling siya nang paulit-ulit sa akin. Tumulo ang luha sa aking mata at may narealize ako. Maybe Tita Claudia invited me here to let me see this. Gusto niyang makita na nasasaktan ako. Gusto niyang makita na panalo siya. How pathetic. Kahit sobrang layo niya sa akin ngayon, kita ko na ang saya sa kanyang mukha. Dahil alam niya na nakikita ko at naririnig ko ang lahat. Pinunasan ko ang luha sa aking mata at tinignan ng anak ko na busy na kumain sa kanyang chocolate. Huminga ako ng malalim at tahimik na umalis patungo sa ikalawang palapag. Habang ibang tao rito ay nagkasiyahan sa announcement, ako naman ay nasasaktan. I thought this Christmas is the best Christmas, pero hindi pala. This is the worst. Nang nakarating na ako sa ikalawang palapag, ay napahawak ako sa aking tuhod at hingal na hingal. I close my eyes and let my tears spill. Engaged na kami ni Mateo, pero engaged rin pala siya kay Jelay. Kung saan okay na ang lahat, saka naman may darating na panibagong problema. Mahal na mahal ko si Mateo, kahit ang mga kasalanan niya sa akin ay kinalimutan ko. Dahil mahal ko siya at may anak kami. Iyon ang pinangahawakan ko dahil alam ko kapag bala ko siyang iiwan, hindi lang ako masasaktan. May anak ako masasaktan kapag nangyari iyon. Why do I have to feel this kind of pain? So, nandito ka pala. Napasingap ako at agad kong binalingan si Tita Claudia. Nakita niya ako na nasasaktan, kaya mas lalo siyang umisi. Sinadya niya ito. I knew it. Sinadya niya ito. Alam kong sinadya mo ito. Nanginig ang boses ko. Alam ko na ginawa mo ito para makita mo na talunan ako at panalo ka. Humalakak siya sa konsesyon ko.
at saka mas lalong gumisi. Walang masyadong tao sa ikalawang palapag dahil ang mga tao ay nagtipon-tipon sa unang palapag kaya malaya niyang mailabas ang tulay na ugali niya. Bakit ang talino mo riyan? At humalakak siya. At oo, I invited you to see who's the winner here, Tricia. Gumawa ng tunog ang kanyang bawat siyapak dahil sa kanyang suot na takong. Ngayon ko lang napansin na nakaitim na gown siya at maitim na gloves din. Parang hindi Pasko ang event na ito, kundi parang lamay. Ang immature mo, Tita Claudia. Alam ko naman na wala kang pakis anak mo. Humalakak siya lalo. Nagmumukha na siyang baliw. I know, Iha. Anak ko pa rin si Mateo. Kaya sa huli, ako pa rin ang susundin niya. Tumulo ang luha ko sa aking mga mata. Kaya mas lalo lumalayo ang loob ng anak mo sa iyo dahil wala kang kwentang ina. Tricia, huwag kang mataas mangarap. Hindi kita gusto para sa anak ko. She smirk and drank on her wine. Hindi kasi bagay ang mga baslupang kagaya mo sa pamilya namin. Mas lalo pa siyang lumapit at saka tinagilid ang ulo niya. Sa una pa lang, dapat alam mo na kung saan ka lumugar. Sa una pa lang, nang sinabi ko na lumayo ka, dapat ay lumayo ka. Tinaliman ko ang aking tingin sa kanya. Inangat niya ang gilid ng kanyang labi at nandiri niya ako na tiningnan. You are a cheap girl. Ang babaeng laruan lang ng anak ko. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Look at yourself, Tricia. Kahit ang magandang damit na iyan ay hindi nababagi sa iyo. You are just a low class na pinipilit ang sarili sa mga taong kagaya namin. Kinuyom ko ang kamo ko. Wala kang kasinsama. Namilog ang mata niya sa binitawan ko na salita. How dare you? Galit niyang sigaw at saka sinaboy niya ang wine sa mukha ko. Kaya napapikit ako sa kanyang ginawa. Mas lalo kong kinuyom ang kamao ko at nang nagmulat ako ng tingin sa kanya ay puno na ito ng puot at galit. Kawawa ka, I smirk. Because your son never loved you. Mas minahal niya ako kaysa sa iyo. Namilog ang kanyang mata. Hindi ka naging ina sa kanya at hanggang ngayon ay hindi pa rin. Humakbang ako papalapit kaya napaatras siya. You think tell me how cheap I am makes you win? Ha? Hindi mo kilala, Mrs. Lopez. Nilakihan ko siya ng mata at saka inigting ko ang aking panga. Hindi mo kilala. At sino ba ang mas kawawa rito? Ikaw naman, right? You really don't have the power kaya gumawa ka ng ganitong paraan. What are you saying? Totoo naman. Hindi ka nababagay sa anak ko. And you will never be. Matapobre ka. Halaka ko sa kanya. People should know that, Mrs. Lopez. Kita ko ang panginig ng kanyang katawan at naging balisana. Sana naman sa edad mo iyan, nag-enjoy ka na lang, Tito Claudia. Tinasan ko siya ng kilay. Sa pagkakaalam ko, isa lang ang buhay natin. Mas mabuti pang enjoy mo na lang ang buhay mo hanggat humihinga ka pa. How could you? Bitch! At napapikit na lamang ako nang inangat niya ang kanyang kamay. Umambang sasampalin niya ako. At bago pa man dumapo ang kanyang palad sa aking pisngi, ay may panibagong yapa kami na narinig. Pareho kaming natigilan at pareho namin itong binalingan. Namilog ang mata ko nang nakita ko si Mami. Congresswoman! Napakurap-kurap si Tita Claudia at nilapitan si Mami, na ngayon ay nakakunot ng noo. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya at saka kinagat ko ang ibabang labi ko. Congresswoman, what are you doing here? Natatarantang tanong ni Tita Claudia. Pasensya na at napabayaan kita. May kailangan ka ba? Balik na tayo sa baba at marami pa tayong pag-uusapan. Wala akong kailangan, Mrs. Lopez. Nandito ako kasi nakita kong anak ko na umakyat dito. Narinig ko ang pagsingap ni Tita Claudia. May anak ka? Bakit hindi mo sinabi? Sana sinabi mo dahil gusto ko rin siya makilala. Gusto kong matawa.
You already met my daughter, Mrs. Lopez. Malamig na sambit ni Mommy. Really? Where is she? Kinuyom ko ang kamo ko. Si Trisha. Napasingap si Dita Claudia at napatingin sa akin. Nagangat din ako ng tingin sa kanya at nakita ko na gulat talaga siya. I saw my mom smirk. Kita ko ang pagkabalisa, pagkanginig at halos mangatog ang kanyang tuhod dahil sa sobrang gulat. Anak mo si Trisha? Hindi ba obvious, Miss Lopez? Sarkastikong tanong ni Mommy. Hindi ko akalain na mas masahol pa pala sa pag-ugali ko. How could you hurt my daughter? Mom towered over her kaya napatras si Tita Claudia. Sising-sisi ang kanyang mukha at hanggang ngayon ay gulat pa rin sa nalalaman. Sumeryoso ang mukha ni Mommy nang binalingan niya ako. Lumapit siya sa akin at kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang pagkadismaya. Trisha anak, paano ka pumapayag na sinasaktan ka nilang ganito? Hindi mo deserve magpa-abi sa mga taong katulad nila. Umalis na tayo dito anak. Mahal ko po si Mateo, Mommy. At gusto ko po na mabuo ang pamilya namin. Trisha, are you serious? Singhal niya sa akin. Hindi ka tinatrato anak ng pamilya ng lalaking iyon. Hindi ako narito para guluhin ka anak. Ang bala ko lang ay tingnan ka kung masaya ka o hindi rito. Pero I witness it all. At hindi ako papayag na saktan ka lang ng babaeng ito. Sabay turo ni Mommy kay Tita Claudia. Kitang-kita ko sa mga mata ni Tita Claudia ang kahihiyang kanyang nadarama. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Lalo na nang malaman niya na ako ang anak ng congresswoman. Mateo's point of view. I clenched my fist when I heard what my mom announced in front of everyone. Hinanap ko si Trisha at agad akong umiling sa kung anuman ang kanyang nasa isip. What the fuck is this? Ganito ba ang plano niya para mapaluyo muli ang loob sa akin ni Trisha? Hindi ako makalapit sa kanya dahil na rin sa mga bisita na tinatanong ako. Jelly was so happy. She was so happy while I'm not. Congratulations, Diego. Hindi ko akalain na si Jelly pala ang totoong magiging asawa mo. Congrats, Diego. At iba-iba pang mga naririnig ko na sobrang sakit sa tenga. I wanted to get away from this crowd at puntahan si Trisha to explain myself. Hindi pwedeng hindi. We are already engaged at ganito ang nangyayari. Hinanap rin ng mata ko ang Mommy ko. Nasaan siya? This is her fault. She should talk to me first o baka naman plano niya ito kaya inibita niya si Trisha. Hi, I am so stupid. Dapat hindi na lang talaga kami pumunta rito. Nang nakawala ako sa maraming tao, ay agad akong tumakbo sa table na mag-ina ko. Daddy, saan ko po galing? At saka, ano na pong nangyayari? Parang binasag ang puso ko sa narinig ko mula sa anak ko. May innocent daughter. Wala siyang kalam-alam sa mga nangyayari. Wala siyang kalam-alam na magulo ang buhay namin. She didn't even know about this. She thought that this Christmas is a Merry Christmas for us. Pero hindi. Agad ko siyang nilapitan at saka umupo sa tabi ng mag-ina ko. Ramdam ko kay Trisha ang pagkadismaya kahit hindi siya nagsasalita. Alam kong labi siyang nasaktan mula sa kanyang narinig kanina. Lubos akong kinakabahan at hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya na hindi totoo ang kanyang narinig at wala akong kinalaman doon. Di kalaunan ay bigla akong narinig magsalita ang MC stage. Kaya nakaisip ako ng ideya para masabi ko sa lahat ng tao nandirito ang katotohanan. Are you having fun, everyone? And now, let's give a warm round of applause for Mr. Diego Lopez. Wika naman ng MC.
Saka naghiyawan ang mga tao sa loob, kasabay ng music na pinili ng DJ. Mabilis ako naglakad patungo sa stage hanggang nasa harap ko na ngayon ang MC. At kaagad kong inagaw sa kanya ang mikropono. Magandang araw po sa inyong lahat. Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng tao nandirito ngayon sa walang sawang sumusuporta sa pamilya namin. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang kasiyahang aking nadarama. Sobrang saya po ng puso ko ngayon sa walang sawang pagmamahal, lalo na sa dalawang importanteng tao sa buhay ko. Ang dalawang taong bumuo sa pagkatao ko. At kailanman ay alam kong hindi nila ko iiwan. Nakita ko ang excitement sa mga bisita at mukhang abang na abang sa mga susunod na mangyayari. Ipinakikilala ko po sa inyo ang babaeng minamahal ko. Kasama ang anak namin, si Elizabeth. Bumaba ako sa stage upang lapitan silang dalawa. Kitang-kita ko sa mukha ni Trisha na hindi siya makapaniwala at ngumiti siya sa akin. And now the world knows, sir. My daughter is not a secret child anymore. Elizabeth is not my secret child anymore. At nang malapitan ko sila, ay niyakap ko silang dalawa. Trisha's point of view. At ngayon ay kampante na ako. Hindi ko na kailangang mag-alala pa. Alam na rin ng mga tao at hindi sila makapaniwala that I got pregnant at an early age. At nag-a-assume din sila na kaya ako biglang nawala dahil lubuntis ako. Iyon naman ang katotohanan. But my image is not important anymore. Ayoko na isip ang reputasyon ng isa na nasisira naman ng isa. I don't want my daughter to be at the dark again. Ayoko ng ganun. Napailing na lamang ako, saka ko hinaplos ang red wine ko. Bukas ang bintana ng kondo ni Mateo, kaya nagkaroon ako ng time para sa sarili ko. I look at the buildings. Gabing-gabi na, at sa totoo lang, maganda ang tanawin sa gabi. Nakikita ko ang iba't ibang kulay, at nakita ko ang pag-ilaw ng malalaki at mahabang bridge. Bumuntong hininga ako. I am planning to stay here for good. Para magkakasama na kaming tatlo. Ayoko na bumalik na naman sa dati. Bumuga ako ng hangin at saka niyakap ko ang sarili ko dahil sa sobrang lamig. Sana magtuloy-tuloy na ito. Sana hindi na katulad ng dati. I might forgive the people who hurt me but couldn't forget. Hindi ko pipilitin ang sarili ko na kalimutan ang lahat kapag napatawad ko ng mga iyon. Trisha! Napasingap ako at munti ko nang mabitawan ang wine glass ko nang bigla akong niyakap ni Mateo mula sa likuran ko. Isinubsubrin niya ang kanyang mukha sa aking balikat at unti-unti akong hinahalikan. Mateo! Napahawak ako sa kanyang kamay na nasa aking bewang. Anong ginagawa mo? Sobrang miss na kita, Trisha. And I want to hug you. I want to spend some time with you. Even just for a day, a week, or so on. Mateo, kumuwala ako sa kanyang yakap, saka siya hinarap. Could you just hug me too, Trisha? Ngumuso siya at gusto lang ng lambing. Hinawakan niya ang braso ko. Let's date, Trisha. Yung tayo lang dalawa. Of course. Hinawakan ko ang necktie niya at saka bahagya itong hinila kaya napalapit ang kanyang mukha sa aking mukha. Tiningnan ko ang kanyang labi bago ang kanyang mata. I love you, Mateo. We both love each other. Trisha, I want to love you more deeper. So probably, we should both make efforts about our love. I kiss his cheek before I walk away. Akala ko ay nagbibiro lang talaga si Mateo. Pero kinaumagahan ay nagulat na lamang ako nang nalaman ko na inihatid si Elizabeth ni Mateo kina Michelle at may ilang maleta na nakalabas sa may sala. Mateo, let's have our time together, Trisha. Lumapit siya sa akin
at wala akong magawa nang hinapit niya ang baywang ko. Naiharang ko agad ang kamay ko sa tapat ng kanyang dibdib. Hinawakan niya ang baba ko at saka pinarap niya ako sa kanya. And before I could protest, he kissed my lips.